kita ng aking nais na iparating sa inyo, mga kaibigan. Katayuman po ay basic-basic sa trabaho, basic-basic sa pag-aaral. Ibig namin itapog sa inyo ang isang balitang magandang balita na mayroong buhay na walang hanggan. Alam niyo ba ang Panginoon? Kapag siya ay nagpatawad, gaano man kasama ng isang tao ay kanyang papatawarin. At sabi sa 1 Juan 1:8, ang sino na ang nagpapahayag ng inyong kasalanan, siya ay tapat na nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya ganun ang Panginoon. Yan kahit criminal ka, mga kaibigan. Kahit ilang taon ka na doon sa kanungan. Kahit ikaw ay isang magnanako ngayon, sinasabing hindi ka na mapapatawad ng iyong mga kamag-anak, pero sa mata ng Panginoon, kapag ikaw ay nagsisip, kapag hindi ko ay papatawad. Alam mo ba ang good news, mga kaibigan? Kapag nagpatawad ang Diyos, hindi niya na inaala na yung kasalanan. Pinakalimutan niya na yun. Binilindig niya sa limot. Ganun nagpatawad ang ating Panginoon. Pero sa ating batas, sa ating mga hukuman, kapag tayo ay nagkasala, oo, no? Na nakuha na natin yung mga parusa natin, pero meron pa rin tayong ikot. Pero sa ating Panginoon, once na tayo pinatawad ang ating Panginoon, bumalik, ininis tayo. At sabi sa kanta, ay tayo ay pagpupunin tulad ng Panginoon. Kasi alam niyo ba, mga kaibigan, walang nakakapasok doon sa langit na tayo noong kasalanan. Kaya ito ang katandaan ng tugo ng ating Panginoon na lahat ng tayo ay nakakarating noon sa langit na dahil tayo pinupos na ng kanyang mahal na ito. Hindi lang tayo pinupos, pinatawad pa tayo sa ating mga kasalanan. At hindi lang tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Siya ay nagsakripisyo para sa atin. Alam niyo ba, nung pinasad niya yung cross sa Kalbaryo, lahat ng kasalanan natin ay pasad-pasad niya. Kaya huwag nating paliwalain ang kamatayan ni Kristo. Lahat po tayo ay important dito. Ano man kalagayan natin sa buhay, mayaman man tayo o mahirap, tayo man ay matangkad o mababa, lahat po tayo ay sapat ng kamatayan nito ng ating Panginoon. Kaya ito magandang balita ang nais namin iparating sa inyo, mga kaibigan. Na dahil ang panahon, malaki. Kung nakikita natin sa mga balibalita na mayroon mga hira, yung nakaraan ng hira sa Russia at Ukraine, halos 5,000 ang namamatay. Halos 5,000 ang mga bahay na nagbunin sa kasita. Yan ay tanda na malapit na tumatang. Alam niyo ba, sabi sa Revelation, the Babylon has fallen, has fallen. Ang Babylon ay itong sa tumulat, yung mga city. Kaya kung bakit nakikita natin kapag nung sa isang syudad, ito ang nakapatay. Yan ang bayan ng ating Panginoon. Ayan, tayo po ay nasa bayan ng mga kaibigan. At marami po ang bababa dito. At pakaingatan po kayo ng ating Panginoon. Kayo po ay being mag-ingat po sa inyong mga. At kayo po ay pakaingatan ng ating Panginoon. At this po sa inyo, mga kaibigan. Sa inyong pagkakaan na ito ay mag-ingat. Ayan, tayo po ay magpatuloy na tayo maraming tayo man natitira sa ating mga pakikinig. Ayan. Ipagpapatuloy ko lamang po, mga kaibigan, ang mensahe natin, ang magandang balita. Ingat po. Na napakaganda na ating marinig ang mga mensahe dito. Ayan. Ayan, ingat po kayo, mga kaibigan, sa inyong pagbaba. Kayo po ay pagpapalain ng ating Panginoon. Ayan, bagamat marami pang natitira, kami po ay papakilala din sa inyo na kami po ay mga misyonari. Kami po ay mga misyonari ng Philippine Publishing House. At mayroon po kami ipopromote sa inyo. Papakilala namin sa inyo, mga kaibigan, itong Health Info Magazine. Ito'y napakaganda, mga kaibigan. Ito po ay napakatagal na since 1959. Napakaganda ng kanyang pamagat na kung saan ay kalusugan at mga tahanan. Na kung saan dapat tayo ay magkaroon ng pag-loob na nito. Na kung saan ito yung the National Journal for Peter BB. Napakaganda, mga kaibigan, na kayo ay magkaroon nito sa inyong mga tahanan. Alam niyo ba ang mga subscriber natin ito ay mga doktor, mga dentist at mga teacher.
At yung lahat ng mga nakuhong sila, sila ay nagsusubscribe nito. At alam niyo ba kung ano yung mga sinasabi nila? So, nagpapasalamat. Sapagkat alam niyo ba kung ano yung nalaman ng magazine na ito? Ito po ay very informative sa ating mga baby.